Stacks PBR. Hello guys. Magandang umaga sa ating lahat. Dito tayo sa Masin City. Papunta tayo Papunta tayo ang Macrohon, ibang bayan dito sa Southern Leyte. Baka nagtataka kayo kung bakit ako nagtatagalog. Kasi isa sa mga nag-subscribe sa atin, gustong magtagalog ako para mas malaman daw nila kung para maintindihan talaga nila kung ano ang mga ginagawa ko. Kasi pag Bisaya daw, hindi makaintindi yung ibang mga nag-subscribe sa atin kasi mga Tagalog, mga taga-Luzon. Kaya mapakita ko sa inyo ngayon pagkuha ng baboy, yung mga style natin dito kung paano magkuha ng buhay na baboy para pangkatay. Kaya yun guys, atentay tayo, ipakita ko sa inyo. Makita ko sa inyo, magkuha kami ng 10 pirasong baboy para pangkatay kasi malapit na ang fiesta dito sa sa city ng Masin. Kaya huwag kayong taka guys kasi mag-anad-anad na ako. Mag-practice na talaga ako kasi gusto ko makaabot tayo sa Luzon para may makita sa ating mga gimmick araw-araw. At ipapakita ko rin sa inyo ang pag-deliver ng 50 heads na mga sisiw papuntang Bohol. Aabot na tayo ng Bohol. Ihatid ko sa port ng town ng Hilongos para makaabot sa Ubay, Bohol. Ipasakay lang natin ng bangka. Plus, magsalang din tayo ng itlog guys sa incubator. Pakita ko sa inyo kung ano ang style ko pag lagay ng mga itlog sa incubator. Guys, please maintain the subscribe tayo at like, labi na pag share din para mas maraming makita natin taga Luzon ba yun. At sa soon, mag-English na tayo para abot din tayo sa ibang bansa. Pero joke lang yun guys. Baka naman pagpalain ng Diyos, di maabot din tayo. Kaya guys, antay-antay lang tayo. Papakita ko sa inyo ang gagawin ko ngayong araw. Update lang tayo mamaya guys ha, kasi na-drive pa ako. Wala kasi akong cameraman na makapag So, bye guys. Malapit na tayong makarating sa ating paroroonan. Kaya watch out guys sa ating video para makita ninyo. Hey guys! Asa na pitya? Guys, kakain muna tayo kasi hindi tayo pinagpala sa sa mga baboy kasi sobrang late pa. Hindi, lugi pa tayo kasi mahal ang live weight dito, 135 per kilo. Kaya kung bibili natin, tapos hindi pa masyadong malaki, baka malugi tayo. Kaya kakain muna tayo, lalabas muna tayo at kakain muna dun tayo sa may karinderya para mabusog din tayo at maghanap tayo ng ibang pagkukuha ng baboy. Meron din kaming customer na iba sa ibang lugar para may pangkatay tayo para sa fiesta dito sa Masin. Kaya guys, antay-antay lang tayo, ipakita ko sa inyo. Nagbago na ako sa Macrohon, sobrang liit. Kaya punta tayo sa ibang lugar. See you guys.
dinuwa tayo. May dinuwa. Ganda natin. What is that? Hi guys. Alam mo lang guys, dito kami sa Barangay Tsun, kakain kami ng pamahaw. Guys, di tayo pinagpala ngayon guys kasi maliliit pa yung mga baboy. Kaya no, magpabukas muna tayo kasi mayroon may kakilala kami pero hindi pa siya bakante ngayon kasi mas maigi talaga pag umaga kunin natin ang baboy para hindi talaga makakain, hindi busog. Hindi dagdag timbang pag ano, pag tinimbang natin sa timbangan ng slaughterhouse para maging magkaano tayo, may kita tayo talaga. Kaya bukas ng umaga pupuntahan namin yung ano, mga customer namin. Ay ipapakita ko muna sa inyo ngayon yung ano, yung update sa manuka natin sa farm at saka munting babuyan. Kaya antay-antay na lang tayo guys kasi busog pa tayo eh. Kaya keep watching guys, enjoy the video, enjoy the rest of the video and hello guys, nababalik na naman tayo. I-prepare ko lang ang lalagyan ng ating mga sisiu sa isang box o karton. 50 pieces na sisiu. Ito yung i-deliver ko patungong Bohol. Papadala ko sa bangka at kukunin lang doon sa may port ng Ubay, Bohol. At ang papadalan din ko din dito ay sa port ng Ilongos. Dito tayo makakapasok sa may sa port talaga kasi hindi pwede, kaya binigay ko na lang dito sa makikilala kong pulis at siya na lang ang upapadala patungo sa bangka. At ito din po yung mga PBR ko at Rhode Island Red na dagdag kita rin to kasi may nag-order at i-deliver natin sa Baybay. Pagkatapos noon, update din tayo, mag-select tayo ng eggs for incubation. Ito yung mga isasalang na naitlog at pipiliin ko lang yung mga maayos na itlog. Yung sobrang liit, di ko na isasalang kasi mababang kalidad na yon ng sisiu pag mapisaman. Kaya ang pipiliin ko lang yung medyo malaki, itong large size or medium size. At na-harvest ko to ng mga 5 days kasi 5 days lang dapat masalang na yung eggs at ilagay lang sa hindi mainit na pwesto para hindi masira ang fertility rate ng ating mga itlog. Kaya napatulong ako sa isang farm boy dito sa aming farm para mag-select ng itlog para i-incubate sa ating incubator. At yung sobrang laki din tulad nito nung sineparate ko dun sa may egg tray, hindi ko isasalang yan kasi madalas may dalawang yolk yan. Para kasi sigurado yung hindi yun mapipisa. Kaya ibibigay ko na lang sa mga tauhan namin para maging ulam nila. Ang pipiliin ko din na mga itlog ay dapat yung mga fresh. Dapat yung mga malinis. At sakto ang forma. Yung may abnormality sa shape abnormalities, hindi ko na yun isasalang din kasi siguradong hindi yan mapipisa or mapipisa man ay talagang hindi maayos yung sisiu, hindi maging healthy. Kaya ito na guys, in-harvest ko din yung ngayong araw at sasali ko na rin sa pagsalang para
tipid tayo sa kuryente. Pagsasamahin ko lahat yan para pag-harvest ay isa lang brooder ang gagamitin ko para magkakaedad lang yung lahat mga sisiw para madami-dami din. Kaya ito, nagsiselect na kami at ipapakita ko rin sa inyo ngayon kung paano ako mag-incubate. So, so ito na yun lahat guys, kada tray makakasya dyan 60 eggs, kaya 6, 12, 18, 24, 240 eggs yan. Isasalang ko, sabay ko pagsalang para ma-harvest natin yan sabay-sabay din. Kaya ito, sa susunod papakita ko na rin sa inyo dito yung paano ko ilagay yung trays dito sa incubator ko. Ito incubator ko ay pinanatili kong ma-on ito mga 4 hours before to gamitin para mas stable yung temperature niya sa loob. At chine-check ko din yung motor ng swing niya kung gagana ba para automatic na yung pag-swing niya araw-araw at maglalagay na lang na ako ng tubig for humidity. At dapat i-check ko din yung humidity niya palagi para hindi masyadong mataas at hindi masyadong mababa para sakto lang at normal ang pagkapisa ng ating mga sisiw. Isasabay ko na lang lahat-lahat yan pagpasok para tipid sa kuryente. Pati na yung incubate ko for 5 days doon sa may maliit na incubator, isasabay ko na rin para ma-off ko na yung isang incubator at mausa lang dito sa sa incubator na malaki para tipid tayo sa kuryente. At yung maliit na incubator na yan, yun lang ang gagamitin ko for hatching, para gagawin ko yung hatcher para ako, dahil kung iha-hatch natin dito sa same ng incubator na malaki may chance na madumi at magka-bacteria itong incubator natin, kasi isa lang ang door ng incubator nito, kaya itong maliit lang ang ginagamit ko for hatching. Yeah, ito yun guys, nasalang ko na at ready na. I-turn ko lang yung automatic na switch para automatic yun pag swing, kaya yun na guys, ito na yun ang pag-incubate na sistema ng pag-incubate ko. Replacement guys, malaki ha. Dito ang babuyan guys. Pasok ta sa ating babuyan guys. So yung nagtrabaho sa jackhammer guys, nagluya guys, pahinga guys.
Diamond mo, muna magawa kayo snack. O sila ka-snack, guys. Totoo, guys. Nakisa na, mo. Tinatay niyo ko na. Ubaan siyo na. Awi lang ka na. Ligo guys, may nag-welding dito guys, ito nag-welding at ito ating mga guys, mga biik guys. May biit din dito sa kabila. Wala daw, reklamo ng mga panday guys. Nawalan ng lakas. Kasi walang ano, laman ang tiyan kasi butong lang guys. Butong lang ako lagi ini-snack. Ito ang mga biit na litsunan guys. So guys, at lilibutin din natin dito yung mga sa layer namin guys na ano. Sa ito yung aming lumang building guys na first na building namin na tinayo namin para sa mga layer. So yun guys. Ito yung mga layer namin dyan. Tingnan nyo guys, malakas kumain. Malakas kumain guys. Ito. Ito yung tingnan nyo guys, ito. Malakas kumain guys. Ang ingay. At ito si Leo guys, nang pumakain ng mga ano, tuwang-tuwa ko nga guys, oh, na nasa video. Guys, siya yung na-assign dito guys para sa pagkain at pag-alaga ng manok dito. Ano guys, meron din dito sa kabila guys. Ito din guys, oh, lakas kumain na yan guys. Ito yung mga ngitlog araw-araw guys. Ito yung binibenta pala sa tanggi. Tingnan nyo guys. Ah, ang dami nila guys. Ah, 5,000 heads yung nandito guys. Yung gamit na building lang dito. Yung bamboo guys. Kawayan. Ito yung ginamit para sa mga cages nila. Ito yung tinatawag nila na low cost cages guys. Kasi mura lang at makakatipid tayo. Ah, maitlo guys. Tapos dito, hindi pa yun natapos. Kaya tinatrabaho pa. At dito rin yun, ilalagay ang mga replacement. Yung mga bago na mga sisiw pa guys. Papakita ko din sa inyo yung mga sisiw natin guys para malaman nyo kung gaano nakalaki yung 2 months old na mga decalb natin guys. Kaya, oh, ito yung mga in-harvest nila. Araw-araw guys, ito yung ma-harvest nila araw-araw. At punta tayo dito sa loob. Update tayo guys. Yeah guys, dito ko sa inyo dito yung tayo dito guys. Pasok. Ito yung mga manok natin guys. Yan o, medyo malalaki na. Malapit na to mangitlog guys. Mga 4 months na lang. 4 months na lang to mangitlog na to. Puro yan babae guys. At ang nagpapa itlog lang dyan ay yung chicken layer. Yung mataas na protein na guys. At
Kumpleto na to sa bakuna, guys. Ang kulang na lang dito yung kuraisa. Ito ang Lipsy, guys. Ang healthy ng mga manok natin, guys. Awa ng Diyos, guys. Wala tayong malaking mortality. Kaya ito, mga 5,000 to, guys. Pagtapos ng kuraisa, pagkawalan na natin dito yun lahat at magsisiliparan lang yun dito sa building na to. Lumang building na rin to, guys. Ito yung brother building namin, guys. At punta na naman na yung bakuna, guys. Yun na yung program ng bakuna namin, guys. B1, double dose ng Gumboro, Lasuta, Gumboro ulit, Colfax, at saka Kuraisa. So, guys. Yan si Yuk-Yuk, guys. Yan tagpapakain ng aso natin, guys. So, guys. Pasok tayo sa pangalawang building ng ano. Mga layer type namin na mamanok, guys. So, guys. Pasok tayo dito. So, guys. Si Ronel, guys. O si Ronel, sobrang gwapo, guys. So, ang tagapagpangalaga dito ang ating mga manok. Guys, so yung mga manok natin, guys. Ang lakas kumain, guys. So, si Awit, guys. Lakas kumain ito, guys. Mga more or less, mga 5,000 din yung dito, guys. At ito yung nag-sustain sa ating para sa ating mga tindahan para sa kanilang itlog. So yung mga itlog araw-araw, guys. At ang oras ng pagpapakain nila ay 6 ng umaga, alas 11 sa tanghali, at alas 4 sa alas 3, I mean sa hapon. So yung sa kabila, guys. Si Ronel dito yung sa right side, guys, ng building. Ito, guys, sa left side, si Awik. Tingnan nyo, guys. Nakatuwa pa ganito yung makikita mo araw-araw, guys. Kasi ang healthy. Natulong sa tulong ng Diyos, guys. Bibigyan tayo ng grasya pag aalagaan talaga natin ang maayos ng mga manok. Eh ito, guys. Ito yung mga manok natin dito. Sobrang liksi, guys. Ang hilti nila. Kaya ito. Itutour ko kayo dito sa manukan namin. Update. Tingnan nyo, ipabibigay namin dito araw-araw. Tayo ano doon, guys, kasi ma-stress ang manok pag andun tayo, eh. Yeah, yun. Ito na.